Magandang gabi, Oriental Mindoro. Mula sa Bulwagang Pambalitaan ng Tamar Vision Network, ako po si John Perez Alberto, ito po ang TVNet Newsline. Ika-23 sa buwan ng Nobyembre taong 2021. Sa una ng ating mga balita, booster shots para sa mga healthcare workers ng lalawigan, sinimula na. Mga frontliners sa Gloria, tumanggap ng insentibo mula sa kanilang pamahalaang bayan. At Adriatico Memorial School Sped Center, kauna-unahang Inclusive Learning Resource Center sa Mimaropa. Sa detalye ng ating mga balita, isang simpleng pagdiriwang ang isinagawa ng pamahalang bayan ng Nauhan bilang bahagi ng National Children's Month. Pinangunahan ang gawain ni Mayor Mark Marcos na nagbahagi ng State of the Children Address. Naging tambok rin sa gawain ang sabay-sabay na panunumpa ng mga dumalo sa Panatang Makabata. Sa pakikiisa sa National Children's Month na may temang New Normal na walang iwanan, karapatan ng bawat bata ating tutukan, isang simpleng pagdiriwang ang isinagawa ng pamahalaang bayan ng Nauhan bilang bahagi ng naturang selebrasyon. Pinangunahan ang gawain ni Mayor Mark Marcos na nagbahagi ng State of the Children Address. Dumalo rin sa pagdiriwang sina DSWD Mimaropa Regional Director Fernando de Villa Jr., Vice Mayor Sherrod Morales, MSWD Officer Abstenencia de Guzman, Municipal Local Government Officer Sylvia Arago at mga konsehales ng nasabing bayan. Kinilala ni Mayor Marcos ang lahat ng child development workers sa kanilang munisipalidad na patuloy sa pagsusulong ng karapatan ng mga bata at pag-agapay sa gitna ng nararanasan sa panahon ng pandemya. Sa pagdiriwang ng National Children's Month ngayong Nobyembre, mahalagang maunawaan at mabigyan diin ang mga bata ang karapatan ng bawat bata. Samantala, naging highlight sa nasabing pagtitipon ang sabay-sabay na panunumpa ng mga dumalo sa Panatang Makabata. Samantala, namahagi na muli ang pamahalaang bayan ng Gloria ng insentibo para sa kanilang frontliners ng munisipalidad. Kabilang sa nakatanggap ng insentibo ay ang mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, parent leaders, child development workers, barangay health and emergency response team, barangay tanod at bantay dagat. Ito ay programa ng lokal na pamahalaan bilang pagdadag sa pangangailangan ng mga nasabing hanay. Ipinamahagi na ng pamahalaang bayan ng Gloria ang third quarter incentive para sa mga itinuturing nilang makabagong bayani. Kabilang sa mga nakatanggap ng insentibo ay ang mga barangay nutrition scholars, barangay health workers, parent leaders, child development workers, barangay health and emergency response team, barangay tanod at bantay dagat. Pinangunahan ni Municipal Mayor Herman Rodejerio ang pamamahagi ng tulong ayuda sa nasabing sektor. Nasa 27 BNS ang nabigyan ng 3,600 piso habang 205 na BHW, 127 parent leaders at 208 na barangay tanod ang napagkalooban ng 1,500 na insentibo. Samantala, 35 na child development workers ang nakatanggap ng 1,000 hanggang 2,500 para sa dalawang buwan depende sa kanilang tagal sa serbisyo, habang 54 na BHERT ang nabigyan ng 700 piso para sa buwan ng Oktubre at 45 bantay dagat ang binigyan ng 2,000 hanggang 5,000 piso na nakadepende sa kanilang duty. Ang naturang pamamigay ng insentibo ay programa ng lokal na pamahalaan ng Gloria bilang pandagdag sa pangangailangan ng mga nasabing hanay. Lubos na pinasalamatan ni Mayor Rodejerio ang pagiging matiyaga at matatag ng mga ito dahil sa patuloy na pagtulong nila sa pamahalaang bayan upang maging kaagapay sa pagpapaigting ng mga sinusunod na patakaran sa gitna ng pandemya. Hinihikayat rin ng punong bayan ang ilan sa mga ito na bilang mga frontliners ay kinakailangan nilang magpabakunan upang maiwasan ang banta ng COVID-19 sa kanilang mga kalusugan. Antabayanan ng iba pang mga balita sa aming pong pagbabalik. Bakit ka kasi kumabit? Alam mong di tama yan, di ba? Huwag ka nang gumamit ng pag-aari ng iba. Nakakapirwisyo ka sa mga legal na cable. Lumalabo ang signal nila. Maya ka naman, hoy! Ilegal na cable mo, putulin na. Ano, gusto mo bang umabot pa sa kulungan? Umiwas ka na sa gulo tsaka skandalo. Huwag maging kabit. Magpakabit ng tama ngayon. Supported by PCT. Good news po para sa lahat ng subscribers ng cable TV at cable internet. Ay sa batas na po ang Anti-Cable Television and Cable Internet Tapping Act of 2013. At ayon dito, bawal makikabit ng cable TV at cable internet. Ang parusa sa sino mang lumabag sa batas na ito ay pagkakakulong at pagbabayad ng malaking multa. Bayad ka na nga, kulong ka pa.
Kim at Yensa po, nagsasabing pagdating sa batas, hindi weather-weather lang. Kumakabagin kabit, supported by the PCTA. Inday, pakiligpit nga itong mga kinalat ng mga bata. Noon, gusto ko makapag-aral. Pero walang oras dahil full-time ang trabaho ko. Pero ngayon, dahil sa online classes ng Solar Learning at DepEd Alternative Learning System, natupad na ang pangarap kong makapag-aral. Good day, ka-learners! Welcome to another episode. Hindi ko na kailangan pumasok sa eskwelahan. Nakakapag-aral ako sa oras na gusto ko. Anytime! Nagkaroon ako ng second chance sa pag-aaral. At dahil recognized ito ng DepEd, sigurado ako sa diploma. This lesson, you should be able to. You learned about the person. Sa wakas, matatapos ko na ang high school ko. May salamat din nga pala kay ate. Inesponsor niya ako na ma-enroll sa Solar Learning. Chasing my dreams, every day is a race. For every second I dedicate and every effort I put in, I want bigger results to come out. To turn every small step into the biggest achievement. For every little triumph leads me to a brighter future. Whatever your journey, go with our new fuels designed for efficiency. Choose Shell Fuels. Formal na pinasinayaan ng Department of Education Mimaropa ang Adriatico Memorial School SPED Center bilang kauna-unahang Inclusive Learning Resource Center sa buong rehiyon. Pinangunahan ang naturang gawain ni Regional Director Nicolas Capulong kasama ang School's Division of Calapan Superintendent Leida Mascariñas, mga opisyal ng DepEd at guro ng nasabing paaralan. Formal nang pinasinayaan ng Department of Education Mimaropa ang Adriatico Memorial School SPED Center bilang kauna-unahang Inclusive Learning Resource Center sa buong rehiyon. Pinangunahan ng naturang gawain ni Regional Director Nicolas Capulong kasama si Schools Division of Calapan Superintendent Leida Mascariñas, mga opisyal ng DepEd at guro ng nasabing paaralan. Ang mga ito rin ang nanguna sa isinagawang ribbon cutting ng naturang gusali. Lumagda rin ang mga ito sa pledge of commitment bilang suporta sa nasabing programa. Ayon sa DepEd Calapan, sa tulong ng naturang center, mas maraming mag-aaral na may special na pangangailangan ang mabibigyan ng pagkakataon na matuto at maayos na serbisyong pang-edukasyon. Inaatasan ng naturang center na maghatid ng libreng serbisyo bilang suporta sa mga may kapansanan na gustong makapag-aral. Inatasan rin ng DepEd na bumuo ng pamantayan para sa pagsunod sa mga ILRC at magbigay ng non-momentary incentives sa mga lokal na pamahalaan upang maitatag at mapabuti ang mga serbisyo at pasilidad ng mga learning center na ito. Nagpapasalamat naman ang pamunuan ng Adriatico Memorial School sa kagawaran ng edukasyon sapagkat ang kanilang paaralan ang napili bilang kauna-unahang Inclusive Learning Resource Center sa Mimaropa. Gayun din ang DepEd Calapan sa patuloy na pagsuporta ng mga ito sa kanilang mga programa upang mabigyan ng may kalidad na edukasyon ang mga batang may special needs.
Sinimulan na ang pagbabakuna ng COVID-19 booster shots sa mga health workers sa lalawigan. Sa OMPH, 110 ang bilang ng mga naturukan. Tulad sa iba pang vaccinees, isinailalim din ang mga binakunahan sa orientation, health screening at pagpirma ng informed consent. Umarangkada ng pagbabakuna ng COVID-19 booster shot sa mga healthcare workers sa lalawigan. Sinimulan ito matapos gawaran ng emergency use authorization ng ilang vaccine brand para gamitin bilang booster job, kasama ang healthcare workers sa A1 priority group. Ang pagbibigay ng booster shot ay isasagawa sa bawat paggamutan sa lalawigan. Sa Oriental Mindoro Provincial Hospital Vaccination Site, 110 healthcare workers na ang naturukan habang may kanya-kanya ng schedule ang iba pa. Tulad sa ibang vaccinees, isinailalim din ang mga binakunahan sa orientation, health screening at pagpirma ng informed consent. Ibinibigay ang COVID-19 booster shot o dagdag na dose hindi bababa sa 6 na buwan mula ng makumpleto ng isang individual ang 2 vaccine doses o higit 3 buwan matapos maturukan ng single dose vaccine. Nagpapasalamat naman ang mga nabigyan ng booster shot dahil anila ay kampante sila na mayroon na silang karagdagang proteksyon lalo pat sila ang unang linya ng depensa laban sa COVID-19. Bagamat bumababa na ang bilang ng mga nagpo-positibo sa virus, nananatili pa rin ang mga healthcare workers na handa at bukas na maglingkod para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Ang booster shot, kahit maging sahanay ng mga healthcare workers, ay pawang voluntary. Kasabay naman ng pagtuturok ng booster shot sa mga healthcare workers ay ang pagpapatuloy rin ng pagbabakuna sa lahat ng vaccination sites sa lalawigan, edad simula 12 taong gulang pataas. Magbabalik po ang TVNet Newsline makalipas ang ilang paalala. I like this feeling, it's so so cool. I'm just here chilling, there's no place I'd rather be. I know this feeling, I feel it too. Like I just wanna jump up, dance and sing with you. You know it's right when it feels this good. And you don't want it to end. Let's get moving, let's get dancing. No more waiting. All right, let's get this show on. Come on. Can't get any better than this moment right now. It's cool, it's fresh, I know. Wonderful moments with your family and let your holiday be made more special by Panasonic Japan Quality Appliances. My Sophia really loves summertime, but the heat can get unbearable for her. Good thing we have the Samsung Wind-Free Air Conditioner, which cools our home fast and cools comfortably from sunrise to sundown. No sleepless summer nights for my baby. Catch cool comfort fast with a Samsung Wind-Free Air Conditioner. Sa ating police report. Who
nahuli ang isang 40 years old na lalaking residente ng Barangay Pulantubig, Bako matapos nitong mabentahan ng isang plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu ang isang police agent na nagpanggap na buyer sa Sisyo Dulo, Barangay Wawa sa lungsod ng Calapan. Sa ulat ng Calapan City Police Station, inatasan si Police Lieutenant Robert De Guzman, team leader ng Calapan City Police Drug Enforcement Unit na isagawa ang drug buy bust operation kung saan nakipagtagpo ang suspect sa isang poster buyer sa isang pahingahan at dito na naganap ang nasabing bentahan. Nakumpiska sa lalaki ang 500 pesos buy bust money at dalawa pang sachet na naglalaman ng umano'y droga sa kanang bulsa ng suot nitong pantalon. Kinumpiska rin ang dala nitong Android cellphone kung saan ginamit sa pakikipagtransaksyon sa ahente at ang motorsiklong sinasakyan na kanyang gamit sa pagdadala at hatid ng umano'y droga. Samantala, hindi dapat matigil sa panahon ng pandemya ang pagtulong sa kapwa, bagkus higit pang dapat palakasin ang diwa ng bayanihan. Katuwang ang ilan pang sibikong organisasyon at pamahalang lokal sa katatapos lamang na matagumpay na medical and dental mission sa bayan ng Nauhan. Narito ang report. Katuwang ang Y-Manships Philippines at Rotary Club of Paranaque Southwest. Aktibo na kaisa ang Rotary Club of Downtown Calapan sa isinagawang medical and dental mission, mental health coaching and feeding sa bayan ng Nauhan na isinagawa nakaraang 15 hanggang 19 ng Nobyembre. 1,000 Nauhenyo ang nabiyaan na naturang medical mission particular na sa mga barangay ng Monte Mayor, Masaging, Herrera at Montelago. Bukod sa RCDC, kasama rin sa gawain itong iba pang Rotary Clubs sa loob at labas ng lalawigan, mga sibikong organisasyon, konsernadong ahensya ng gobyerno, DOH at ilang pang pribadong grupo. Kabilang sa serbisyong ipinagkaloob ng medical mission ang free dental, primary health, counseling at food distribution. Nagsagawa rin ng needs analysis ang grupo sa dalawang barangay dito upang higit na makatugon sa mga pangangailangan ng mga residente, lalo pat may kalayuan at mahirap ang daan patungo sa mga nabanggit na barangay. Masaya po kami na naririto upang makatulong sa ating kababayan na kailangan ng kunting pagtingin sa kanila. Kaya po ang in-folio ang ating tinutupoy dito ngunit ang pangkalakasan po. Kasama po natin ang Y-Manship together with Rotary, Serve to Change Lives. Welcome po sa Mindoro. And we are very glad and very proud that RC Downtown Calapan is a partner in this endeavor. Maraming kababayan natin ang natulungan yung pagang hindi nararating ng maraming biyaya. Lalo-lalo na ang medical mission. Ayon kay RCDC Life-Changing President Nanette Jeronimo, dahil nasa panahon pa rin ng pandemya, mas higit na nangangailangan ng tulong ang kapwa at hindi dapat matigil ang diwa ng bayanihan. Kaya naman nagpapasalamat niya na nabigyan ng pagkakataon ang RCDC na makatulong sa medical mission kasama ang iba pang Rotary Clubs sa lalawigan. Maaari nyo rin po kaming mapanood sa YouTube, itype lamang ang TVNet Newsline. Bisitahin at ilike rin ang aming Facebook page, Newsline Channel 10. At yan po ang kabuuan ng mga balitang nakalap ng Newsline staff and crew para sa araw na ito. Para po sa inyong comments or suggestions, mga balita at impormasyong nais niyong iparating sa aming programa, tumawag po lamang sa 0432-88-4240. Ito po ang TVNet Newsline, katotohanan at serbisyo, hatid sa mga Mindoreño. Ako po si Joan Perez Alberto, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay.